po siya ng mga kabataan po from Philippines po. And marami po, actually marami po mga, mahirap po talaga po. Marami galing sa iba't ibang bansa po na talagang ibang mga bata, magagaling po yung mga, magaganda po yung mga ano po kasi po nila. So, parang blessings din po na dumating sa buhay ko na I was awarded po as Children's Peace Prize. So, makakatagal ha? Nakakataga sa'yo ang blessing ngayon, nagiging blessing ka rin sa mga bata. Ilang kabataan ngayon ang nagtutulungan? So, ngayon po, meron na po kami siguro mga 63,000 po. 63,000? Yeah. Nakabata-bata? Apo. Karamihan yan, mga street children. Mga street children, mga community. Wow. Ano? Ilang taong ka na? 16 po. 16? 60,000 na nagtutulungan mo? Grabe. Mapalad tayo kasama natin ito, no? Maganda naman, ha? Hindi mo ba siya opera ng pag-artista sa MPSCM? Gagawa mo po siya ng istorya. Wow, nakakatuwa. Ako sa akin mong mamaya si Manong Ted. Mamaya si Ati Dahi. Hindi ka naman. Sige, ha? Maraming salamat, mga guests, ha? Punta naman tayo kay, no, sa ating ilag, si Miss Heidi Mendoza. Opo, Heidi, nawawala yan yung microphone mo. O, pagkikwento mo naman ang iyong mga bilang commissioner, no, commission of audit, at before that, meron ka pang mga ibang mga kampanya. Alam ko, kulang ang dalawang araw para maikwento mo lahat. Pero ibig namin, no, from someone na nasa loob ngayon ng mga ahensya ng gobyerno, ano yung pinagdadaanan kung hirap, pero ano rin ang blessing? How do you experience being blessed? Magandang umaga po sa lahat. Kanina po nang nagtingin sa ating pili ko pong tanongin, saan kaya ako dun sa mga beatitude na nababit? Hindi ko po ata makita yung aking sasabi. Pero habang nagpapalalim po ng pagtalakay ang ating kagalang-galang ng kantinan, makita ko po na kailangan nandun ka sa pinakamalalim na antas ng pananampalataya para makita mo ang bawang pagpapala ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. Ano ba naaalaalang pagsubok na napakarami? Siguro po, gusto ko pong tingnan ito sa mas malawak na perspektibo. Nung nag-Christmas party po yung constitutional fiscal autonomy group nung Pasko, naralang ko si Chairman Brillante, tapos nasabi po niya, I am ending my term comes February and I can say that I did not enjoy. So sabi ko po, palagay ko ito yung panahon sa pamahalaan na these are the most difficult times inside government and yet the most meaningful. Bakit po natin nasabi? Nung umalis po ako sa Asian Development Bank, syempre po yung buhay ko, hindi naman po sa ano, sabay ka na may pera. Kaya lang kailangan ko ako mag-resign dahil meron po ako gagawin ng pagharap sa isang hamon na ngayon niya po tapos na sana. Wala po akong resources. E may anak po ako, tapos may asawa po ako. Kami po yung pinapakain ng mga pare, pero napakahirap po pala nung more than 20 years kang nagtatrabaho, all of a sudden, wala kang pera. Pangalawa po, mas mahirap pala yung wala kang pera, pero sanay ka na nag-iingat ng pera ng pamahalaan, kaya hindi ka at least na tumanggap ng pera ng iba. Pero kailangan po yun dahil meron kang mga anak na pamakainin. Pero yun ko po nakita, na talagang nandun po yung sinabi ng Panginoon na hindi lahat ay nabubuhay sa labim at sa mga pinapaydama. Doon po yung damdam. Kung gusto niyo pong matawa, ikwento ko po sa inyo kung paano po kami nabuhay ng mga naulang araw. Nung nasa ATV po ako, parati kami kumakain sa labas, nakainig po ako ng kinipon sa Max. For every 3,000, meron kang kinipon na libreng kispipata. Siguro mga ilang kimons yun. Pero araw-araw, masusuka ka lang po, aking Krispy Pata. Kimpon lang po yung ginagamit namin. Pero nung height na yun, nung ko po naramdaman,
Pumunta po ako sa isang restaurant. Hindi ko ako pinabayad. Tapos sabi po niya sa akin, ito na lang po yung konting kaya namin para makasama sa iyong paliligan. Wow. Tapos napalimig po ako, yung mga paliligan na nagtitinda ng isda, sinisilid po nila yung bawang isda dun sa aking basket. Sabi ko nga, swerte yung pusa ko, swerte namin. So doon ko nakita na kahit maliit na tao sa kanilang hawalan, ay kaya nilang magbigay. Kung ano yung titignan, kung bawat isa sa kanyang maliit na posisyon ay magbibigay ng konting pagpadama ng kanyang pakikiisa at pagsuporta sa kahit na sinong tapat na naglilingkod sa bayan, hindi po mararamdaman at hindi kailanman iindahin ng isang public servant ang maliit na bayan at ang iba't ibang pagsubo. Wow, maganda yan! Randy, pwede mong sagutin ito o hindi? Nakaranas ka ba yung isang uri ng pagsubo na talagang may patindi ang mga kailangan mo tapos patatahilikin ka, susuhulan ka, tapos ay dahil kailangan mo na andyan na. Kardinal, ito gusto yung paglilinaw na dapat natin sabihin. Noong una, ang karamihan po, sinasabi ko ng mga marunong, mga expert, when the opportunity and the necessity, kung ang mga kailangan at ang pagkakataon ay nagtagpo, yun daw po ang simula ng katiwalian. Hindi po ako naniniwala. Ang aking pong sinabi, nung tinanong po ako sa World Bank, ano po ang pinahang elemento para malaman ang katiwalaan? Sinabi ko po, hindi katwiran na umayaman ka, hindi magnanakaw. Sa aking pong karanasan, marami pong magnayaman na patuloy pong nagnanakaw. Hindi rin po kasabihan na yung pinaaral sa yung may takot sa Diyos ay hindi nagnanakaw. So, kasi po sa kalungkutan natin sa ating kalagayan, ang mga nagnanakaw, ang minsan nagnanakaw sa pamahalaan, ay graduate ng Catholic school karamihan. Kaya sabi ko po, sa yung training. Nabubulan po ako. Kaya po nakita ko po na tanging matibay na pananampalataya ang magigipong sanggalan upang manatili kang tapat sa paglilingkod. Kaya kung sinasabi nyo, may nag-offer ba sa akin? Oo, marami po. May nag-offer mo sa akin, ipag-open ka naman ng account. Wow. Hindi mo kailangan magbigay ng kahit ano. Basta kami ang bahala, i-set up namin ang account, i-deposit namin ang pera, ang gagawin mo lang ay mag-withdraw. Meron ka pa bang ibang problema doon? Alam mo, Cardinal, ang sagot ko, oo, anong problema mo? Wala po akong katulong. Natama po yun. Pero ang malapit po mas Cardinal, hindi lang po ito nagtatapos. Kaya mo pong iwasan, kaya mo pong tanggihan yung subol sa pananalangi. At gusto ko pong banggitin sa ating mga karamihang kababayan, marami po sa loob ng pamahalaan ang kayang tumanggi sa malaking pagsubol at nagpipigil na mamuhay sa simple at malinis na pamahalaan. Wow, that's good news. Pero ang mahirap po doon ay yung takot na ikaw ay patayin. Yun po yung other challenge mo noon. Yung buhay mo. Yung patayin ka po, or i-torture ka na yung anak mo, ipagpadala lang ka ng picture ng anak mo, na lumalabas mo ng square hand. In other words, they make you very feel, they make you very, ano na, alam nila kung nasan ang anak mo. Huh. Yun po ang kailangan katakot-takot na dasal para po pinagpasal. Tumatang mo si Manong Ted, mukhang meron din siya mga ganong karanasan. Pero ano ka tungkol doon sa anak? Ito na si Mami Edith. Ano ba natin ito sisimulan, Mami Edith? Kasi hanggang ngayon, nahanap mo pa ang inyong anak. Sige ko kayo. Ano ba po talaga?
survive. Kasi yung, ano, yung mga pagkakataon na nagkita tayo doon sa mga misa, para ipagdasal ang mga tinukot, yung mga nawawala na hanggang ngayon na hindi ina-actional din, no? Ng mga dapat umaksyon. Pero ito kayo, no? Parang napaka-pleasant ninyo, mukha kayong badal na badal, at napakaganda pa ninyo, no? Ano ba yun, no? Paano yan? Anong bituan, Cardinal, na nagkas na storm surge of blessings sa buhay ko at sa pamilya? Yung pagkawala ni Jonas. Baka... Halos 8 years na mo. Baka yung iba na sa mga bata dito, baka hindi alam si Jonas. Ako pwede bigyan ng konti ng background. Si Jonas po, anak ko, na dinugod noong 37 years old, wag po siya kamukha ko. Siya po ay dinugod ng militar, ng army. Hindi po ako nagsasabi yan ang Supreme Court. Nagkaroon na po ng decision ang Supreme Court at ang decision ay ito ay talagang sa pilitang pagkawala. Yan ay na-prove nila, hindi po ako ang nagbigay ng ebidensya. Siya ay rinugod ng elemento ng Philippine Army at na-identify din yung head ng abducting team. Noon pa po yan yung March 2013. Hanggang ngayon, hindi pa rin po sinusoli ang anak ko kahit in-order na sila ng Supreme Court na i-surface at ibalik sa akin ang anak ko kung kahit ano paman ang estado niya, buhay o hindi buhay, obligado silang ibalik sa akin. Pero siyempre, ang ginawa lang nila, mag-inay. Cardinal, yung pagkawala ng anak ko, kung titignan ng lahat, eh hindi magandang pangyayari. Pero ngayon, after more than 7 years, kailangan tanggapin mo sa harap ng tao na dahil sa kanyang pagkawala, ang laki-laki ng natanggap na blessings na hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya dahil sa pagpapanalo ng aming buhay espiritual. Masakit sa ina, ang hindi malaman kung anong dinadaanan ng anak. Pwede sa ngayon, na-torture pa siya. Pwede may balik sa akin, buto na lang. Pero yung lakas ng loob at yung pag-asa na naibibigay sa akin, hindi maibibigay sa mga hindi nawala lang na. Yan ay napakalaking grasya na nakikita namin. Dasal ko na walang makadaan, ka-experience itong aming dinadaanan kasi po mahirap at masakit. Pero ako nagpapasalamat sa Diyos kasi hindi lang yung hope na meron ang puso namin na matatagpuan namin siya, kundi yung paniniwala na kung ako mahal ko ang anak ko, paano kaya ang ating Heavenly Father sobrang pagmamahal na sa anak katulad ng pagmamahal na sa atin lahat. Dahil ganun na ang paniwala ko, he must be in a place that's best for him. And the Heavenly Father has decided this. Dahil dyan, alam ko, inaalagaan siya ng Panginoon. At tanggap ng buong pamilya yan. That nobody else can take care of my son and all of us the way that the Heavenly Father does. That kind of faith that comes from my son was my thoughts. What faith? yun yung dati, napakamahiyain ko, hindi po ako madalgal. Pero dahil kailangan akong maging spokesperson ng pamilya, kasi sabi ng anak ko, Mami, kung hindi po kayo, ako na lang po ang magsasalita. Naisip ko, baka siya na naman ang mawala. Sabi ko, hindi, ako na lang anak. So kailangan akong lumabas, magsalita. Nung panahon mo, sikat ang asawa ko. Hindi dahil po ako siya, kundi publisher ko siya ng dyaryo na lumaban ng panahon ng Indaduria. Ako po ay ang general manager ng dyaryo, pero wala akong nakakakilala sa akin, sa mukha ko, habang ako ay nagtatrabaho side by side sa asawa ko.
At yun naman ay in-enjoy ko dahil nasa likod lang talaga ako. Yun talaga gusto kong buhay. Pero ngayon, hindi na pwede. At doon ko na inihintihan kung paano ba yung maging meek. Hindi yung meek na mahiyain na hindi nagsasalita, kundi yung meek na palaman, firm, pero hindi ka magigiwin kahit ang kaharap ko ay general. Saan ko magukuha yan kung hindi nawalan ang tinina? So, ang dami pong blessings. Cardinal, kung tinawagan ko ako ni Ambassador para imbitahin dito, nag-isip ako, ano na nga yung Beatitudes? Pinag-aralan ko namin yan sa elementary, sa high school, at ngayon bilang Carmelita, dapat naintindihan ko kasi may perpetual vow ko ako na ganun. To live the evangelical life taught by the Beatitudes. Pero bigla ko natameme ako, sabi ko, hindi po ako bagay dito. Additional blessing po yun na kaya ko pag-aralan, tignan mabuti. At nakita ko, hindi ko man pa nagdadaanan yung ibang experiences, pero dahil sa pagkawala ni Jonas, binuksan yung mata ko na makita kong mga grasya ko ito. Ganun din po yung mga anak na hindi nanguhusga, tulad ng paghusga ng ibang kasasabi nila, komunista ko, dahil nandyan sa kalye at nagsasalita. Pero napigyan po kami ng grasya na kahit yung sa mga tao na husgahan na, pag nakilala niyo pala, makikita mo ang puso ng Kristiyano. Pero meron din po na dapat sila ang nagpo-protect sa akin, pero makikita mo, baligtad ang ginagawa nila. Pinakamahirap na experience ko, eh yung nakaharap ko na po yung torturers. Wow. Na-identify ko sila na sila yung nag-torture ng dalawang babae na nawalang nagayubi. Dahil pinagdugtog-dugtog ko yung sagot nila sa amin, nandun sila sa kampo, matagal na sila